Hello po, this is Nehemiah sa Hayuhay. Welcome po kayo sa aking channel. Welcome rin po kayo sa aking Preach From Home program. Sa pagkakataong ito, narito na po tayo sa chapter 2 ng sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Colossae. At ang video ito ay bibigyan po natin ng title na Jesus is the Head of All Principality and Power. At ang video po ay magpapasimula after a short intro. Magandang gabi mga kapatid, muli tayo mag-aral ng banal na salita at sa pagkakataong ito, narito na po tayo sa chapter 2 ng sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Colossae. Noong nakaraan ay tinalakay natin po yung pong introduction nitong sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Colossae at tinalakay na rin po yun natin yung chapter 1. At dito sa chapter 1 ay ipinakita ni Apostol Pablo yung supremacy na ng ating Panginoong Hesukristo. Na ipinahayag niya yung mga bagay na ano na dapat paniwalaan sa ating Panginoong Hesukristo at huwag itong bitawan ng mga taga-Colossae. At ngayon po ay nasa chapter 2 na po tayo at sisimulan po natin ang ating pagbasa sa verse 1. Ganito po ang ating mababasa. I want you to know how hard I am contending for you and for those at Laodicea and for all who have not met me personally. Sa Tagalog, ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito, sapagkat ibig kong maalaman ninyo kung gaano kalaki ang aking pagsisikap alang-alang sa inyo at sa mga nasa Laodicea at sa lahat na hindi pa nakakakita sa akin ng mukhaan. Sa verse 2 and 3, ganito po ating mababasa. My goal is that they may be encouraged in heart and united in love so that they may have the full riches of complete understanding in order that they may know the mystery of God, namely Christ, in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. So sabi niya, this is my goal. Ito yung layunin ko ng aking pagkakasulat sa inyo at damay na ang mga taga Laodicea na sabi niya na gusto kong ma-encourage sila. Na gusto kong magkaroon sila ng full riches of complete understanding. Bakit sinabi ni Apostol Pablo at bakit ito ang layon niya? Sapagkat nabalitaan niya nga na merong mga nagliligaw ng aral sa ano sa mga taga-Colossae at sa chapter 1 ay ang kanyang dalangin nga dito sa mga taga-Colossae ay magkaroon ng wisdom, knowledge, and understanding. Ito lamang ang pwedeng maging sandata dun sa mga aral na ano na nagliligaw sa kanila. No, at sinasabi nga rito si Kristo, no, yung mystery of God na si Kristo, nasa kanya natatago ang lahat ng kayamanan ng ano, ng karunungan at ng kaalaman. Sa Tagalog ganito po ating mabasa, upang maaliw sana ang kanilang mga puso sa kanilang pagkakaisa sa pag-ibig at magkaroon ang lahat ng mga kayamanan ng buong katiyakan ng pagkaunawa at magkaroon ng kaalaman ng hiwaga ng Diyos na si Kristo na sa kanya, kay Kristo po yun, natatago ang lahat ng mga kayamanan ng karunungan at kaalaman. Tignan po natin doon sa illustration, ito po nilagom na kung ano itong si Kristo ang anak ng Diyos. No? Christ, the Son of God, nasa kanya yung natatago yung kayamanan ng karunungan at ng kaalaman. Sabi diyan, hidden all the treasures of wisdom and knowledge. Sa verse 1, chapter 1 ay pinakita na nga na itong si Kristo
na the Son of God ay ano, image of invisible God, na dwells all the fullness of the Godhead bodily. Nasa kanya, no, naninirahan ang tunay na pagka-Diyos o kabuuan ng pagka-Diyos. No? Si Kristo, the Son of God, is the firstborn over all creation. Si Kristo, na anak ng Diyos, all things have been created through Him and for Him. Si Kristo, na anak ng Diyos, ano, before all things, and in Him, all things hold together. Si Kristo, na anak ng Diyos, ano, the head over every power and authority. No, itong si Kristo, na anak ng Diyos, siya yung head of the body, which is the Christ. So, pansinin po natin, no, siya yung head over every power and authority, at siya rin yung head of the church. O sino pa kung tayo ay nasa loob na ng iglesia ng Panginoon, kasama na tayo sa mga tinawag, sino pa ang ano, sino pa ang ating ang kakalaban sa atin, sapagkat maging sa tagalabas ay ano, siya ang head ng lahat ng ano, kapangyarihan at ng otoridad, no, principality and power. Okay, so Colossians chapter 2 verse 4, ganito po ang ating mababasa. I tell you this so that no one may deceive you by fine sounding arguments. So sabi ni ng ating Panginoong Kristo, no, sinasabi ko sa inyo ito na para huwag na kayong madaya ng sino man sa pananalitang ano, kaakit-akit. Sapagkat ano, si Kristo nga nasa kanya na ang lahat ng ito. Si Kristo na anak ng Diyos, muli nating babasahin ito, hidden all the treasures of wisdom and knowledge, the image of invisible God, that dwells all the fullness of the Godhead bodily, the firstborn over all creation, all things have been created through Him and for Him. He is the He is before all things, and in Him all things hold together. He is the head over every power and authority. He is the head of the body, which is the church. So, kaya nga sabi niya, I tell you this. I tell you all of this, so that no one may deceive you by fine sounding argument. So yun yung sinasabi ni Apostol Pablo. Na huwag na kayo maligaw ng mga kaakit-akit na pananalita, at maialis kayo dun sa pananampalataya sa ating Panginoong Hesus Kristo. So verse 5, ganito po ating mabasa. For though I am absent from you in the body, I am present with you in the spirit and delight to see how disciplined you are and how firm your faith in Christ is. Sabi ni Apostle Pablo sa Tagalog, sapagkat bagamat ako'y wala sa katawan, no, hindi siya, wala siya doon physically, gayon may nasa inyo ako sa espiritu, at nagagalak na makita ko ang inyong kaayusan at ang katatagan ng inyong pananampalataya kay Kristo. So ito yung gusto ni Apostol Pablo sa mga ito, na maging matatag, no, sa pananampalataya kay Kristo. Na yun naman talaga ang ano, ang kanilang status, no. Kaya lang meron sa kanila na mga ano, nagsasalita ng mga kaakit-akit na pananalita na posibleng magligaw sa kanila sa tunay na ano, na pananampalataya. Sa verse 6 to 7, ganito po ang ating mabasa. So then, just as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. So sinasabi ni Apostle Pablo sa mga taga-Colossas, kaya sabi niya, kung ano tinanggap ninyo si Kristo Jesus na Panginoon, ay lumakad kayong gayong sa Kanya, na nag-uuga, na nakakayo sa Kanya, at matibay sa pananampalataya, gaya ng itinuro sa inyo na sumasagana
sa pasasalamat. So, maging matibay kayo sa inyong pananampalataya. Na sana ay, ano, yung pananampalatayang ito ay may ugat at kayo ay makatayong matibay sa pananampalataya. Sa verse 8, ganito po ating mababasa, see to it that no one takes you captive through holy or hollow and deceptive philosophy which depends on human tradition and the elemental spiritual forces of this world rather than on Christ. Muli kong babasahin sapagkat medyo nabubulo na naman tayo sa ating mga sinasabi no, habang binabasa ito. Muli kong babasahin ang Colossians chapter 2 verse 8 ang sabi, see to it that no one takes you captive through hollow and deceptive philosophy which depends on human traditions and the elemental spiritual forces of this world rather than on Christ. Sa Tagalog, ganito po ating mabasa, kayo'y mag-ingat baka sa inyo'y may bumihag sa pamagitan ng filosofiya at sa walang kabuluhang pandaraya ayon sa tradisyon ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanlibutan at hindi ayon kay Kristo. Muli natin tingnan yung ating illustration no, na itong si Kristo, the Son of God, no, hidden all treasures of wisdom and knowledge, the image of invisible God, dwells all the fullness of the God bodily, the firstborn over all creation, all things have been created through Him and for Him, He is before all things, and in Him all things hold together. He is the head over every power and authority, and He is the head of the body, which is the church. Kaya nga sinasabi na po sa Pablo, I tell you this so that no one may deceive you by fine sounding argument. See to it that no one takes you captive through hollow and deceptive philosophy which depends on human traditions and elemental spiritual forces of this world. So huwag kayong maligaw. Nasa tamang pananampalataya na kayo. Huwag kayong maligaw. Huwag na kayong umalis sa pananampalataya kay Kristo. Yun yung sinasabi ni Apostol Pablo sa mga ano, sa mga taga-Colossae ito na ano, na nabibingit sa ano, sa pagkaligaw dahil sa mga ano, sa mga nangangaral sa kanila at pumupwersa sa kanila. Sa verse 9 to 10, ganito po ating mabasa, for in Christ all the fullness of the deity lives in Him bodily form, and in Christ you have been brought to fullness. He is the head over every power and authority. Na sa ibang salin niya, sa New King James Version, ganito ating mabasa, for in Him dwells all the fullness of the Godhead bodily, and you are complete in Him who is the head of all principality and power. So, kay Kristo nananahan yung kapuspusan ng pagka-Diyos. Yun nga po yung mababasa natin sa Tagalog. Sabi, sapagkat sa kanya'y naninirahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa katawan at kayo'y napuspos sa kanya na siyang ulo ng lahat ng pamunuan ng kapangyarihan. Hindi lamang siya ulo ng iglesia, kundi siya ay ulo ng lahat ng pamunuan at ng ano, ng kapangyarihan. So walang tatalo sa kanya. No? At kung tayo ay nakay Kristo, kung kayo ay nakay Kristo, sabi ni Apostol Pablo, kayo ay buo na. Kayo ay complete na. No? At ito, iisa-isang talakayan ni Apostol Pablo ang mga bagay nito. No? Kung pupuntahan po natin dun sa Greek, original Greek manuscript, nung isinulat ito ni Apostol Pablo, isang complete sentence from verse 11 to 14
Kumpleto po yung sentence po yan. Na, ang period niya na andun na po sa huling word nung ano nung 14. So ito'y napakahabang sentence, no? At ito'y tumatalakay lamang sa isang bagay na ano, na kayo ay kumpleto na kay Kristo at kayo'y ligtas na sa kanya. At siya ay ano, pinako na ni Kristo ang lahat ng usapin na laban sa inyo para kayo ay maligtas. At ganito nga ang ating mabasa dito sa Colossians chapter 2 verse 11 to 12 at susundan natin po ng 13 to 14. Ganito po ang ating mababasa. In Him, nasa Kanya, you were also circumcised with a circumcision not performed by human hands. Your whole self ruled by the flesh was put off when you were circumcised by Christ, having been buried with Him in baptism, in which you were also raised with Him through your faith in the working of God who raised Him from the dead. So sabi, in Christ, sabi niya, you are complete. In Christ, you are also circumcised. Yung po, yung circumcision po ito, hindi gawa ng ano, ng kamay, no, kundi ito ay spiritual ano, circumcision, circumcised in the heart. At ito ay sumasalamin ng kaligtasan. Ang circumcision po ay sumasalamin sa kalinisan. No, kaya po nagsi-circumcise ang mga Hudyo sapagkat sila ay ano, sila ay naglilinis at pinakikita nila sa buong mundo sila yung tao ng Diyos na nilinis ng Diyos. At itong mga taga-Kolosa, sinasabihan nila na you are also circumcised. Hindi nga lang physical na circumcision sapagkat sila ay mga Hintil, kundi sila ay ano, ay circumcised in the heart, no? Ano pa sabi doon? In Christ you are complete, in Christ you were also circumcised, in Christ the role of the flesh was put off, no? Dati nung sila ay makasalanan, ang sinusunod nila yung ano, hilig ng laman. Ngayon po ay nawala na rin po yun sapagkat sila ay na kay Kristo na. Ano pa? Been buried with Him in baptism. No, alam natin ang kahulugan ng baptism. Si Kristo mismo ang nagsabi, ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng kinapal ang sino mang sumampalataya at mabautismohan, ano, maliligtas. So sinasabi niya po sa Pablo, ligtas na kayo sapagkat kayo nabautismohan na nakasama niya. At ano, raised with Him through your faith. No, yan yung sinasabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas. Kung na kay Kristo kayo, ang lahat ng mga bagay nito ay nasa niyo na. So sa Tagalog, ang sabi ay ganito, sa Kanya ay tinuli rin kayo ng pagtutuli, hindi gawa ng mga kamay. Sa pamamagitan ng paghuhubad ng katawang laman sa pagtutuli ni Kristo, nang ilibing kayong kasama niya sa bautismo, kayo rin ay muling binuhay na kasama niya sa pamamagitan ng pananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya mula sa mga patay. At sa pagpapatuloy ng sentence niya, no? Isang buong sentence to, mura 11 hanggang 14. So ito yung kalahati ng sentence niya, nabasa na natin, at ang kalahati ay babasahin din naman natin sa 13 and 14. Ganito po ang ating mababasa. When you were dead in your sins and in the circumcision of your faith, of flesh, no? God made you alive with Christ. He forgave us all our sins, having canceled the charge of our legal indebtedness, which stood against us and condemned us. He has taken it away, nailing it to the cross. Okay? Muli kong babasahin sapagkat nabulol na naman tayo. Sabi, when you were dead in your sins and in the uncircumcision of your flesh, God made you alive with Christ. He forgave us all our sins,
having canceled the charge of our legal indebtedness which stood against us and condemned us, he has taken it away, nailing it on the cross. Or nailing it to the cross. No? Kumpletuhin na natin yung sinasabi tungkol sa ating Pansokristo kung ikaw ay nasa Kanya. Ang sabi niya, in Him, you are complete. In Him, you were also circumcised. In Him, the rule of the flesh was put off. In Him, being buried with Him in baptism. In Him, raised with Him through your faith. In Him, God made you alive with Christ. And in Him, God forgave us all our sin. So, ito po lahat yun. No? And kung tayo ay nasa Kanya, tayo ay nasa kalagayan ng ligtas sapagkat tayo ay pinatawad na sa lahat ng ating mga kasalanan. Ang sabi doon sa Tagalog, at kayo mga patay dahil sa inyong mga kasalanan at sa di pagtutuli ng inyong mga laman ay Kanyang binuhay kayong kasama Niya na pinatawad Niya sa inyo ang lahat ng mga kasalanan. Ano sabi? Na pinawi ang sulat kamay na laban sa atin na sa mga tuntunin sa lungat sa atin at ito'y Kanyang inalis at at pinako sa sa krus. Sa ibang salin po, babasahin po natin sa Amplified Bible, yung Colossians chapter 2 verse 14, ang sabi, having canceled out the certificate of debt consisting of legal demands which were enforced against us and which were hostile to us, and this certificate he has set aside and completely removed by nailing it to the cross. So buuin natin yung from 11 to 14 na sentence ni Apostol Pablo at tingnan natin dito sa illustration. Sabi, in Christ, you are complete. In Christ, you were also circumcised. In Christ, you are the rule of the flesh was put off. In Christ, being buried with Him in baptism. In Christ, raised with Him through your faith. In Christ, God made you alive with Christ. In Christ, forgive us all our sin, cancel out the certificate of debt consisting of legal demands. And this, sabi niya, certificate, he has set aside and completely removed by nailing it to the cross. So, sa kaugalian nila, na sa nung panahon na yon ay kapag ikaw ay nagkautang na ay gagawa ka ng ng listahan ng iyong pinagkakautangan at doon sa listahan na yon ng mga utang mo ay gagawa ka ng promissory note na ito ay babayaran sa takdang panahon. Ganun ang kaugalian nila noon, no? Kostobre nila kapag nangutang. Sabagay, ganito rin po ang kostobre natin sa ating pangungutang, no? Meron tayo pinipirmahang kasulatan na tayo nangungutang ng certain amount of money at ito ay pinapangako natin na babayaran sa takdang panahon, no? At yung sulat na yon ay pangahawakan ng bawat isa. Pero sa kanila, ito ay pangahawakan ng bawat isa, pero kapag ito'y nabayaran mo na, ipapako mo ito sa iyong dingding. At itong illustration na ito ay ginamit rin ni Apostol Pablo bilang illustration na sa pagbabayad ng ating Panginoon sa Kristo ng listahan ng mga kasalanan ng tao na ipinako niya sa krus. Okay? So, kaya nga, makikita natin doon sa illustration, Jesus paid it all. No, ipinako na doon sa kanilang dingding. Kristo ipinako na sa kanyang krus. No, yung kasalanan po, yung ipinako sa krus. Kaya nga, meron po tayong awitin, yung it is well with my soul.
my sin, oh, not in part, but the whole, is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, praise the Lord, oh my soul. Kaya meron po tayong awitin na yan eh. So dun sa isa sa mga stanza ng It is well with my soul, ay sinasabi nga doon yung ating kasalanan na hindi lamang isang kasalanan kundi yung kabuuan ng ating mga kasalanan ay ano, ay ipinako ng ating Panginoong Kristo sa krus. No, napaganda ang awitin at ito ay awitin na nagbibigay sa atin ng inspirasyon na tayo magpatuloy na sa pananampalataya sa ating Panginoong Kristo sapagkat ginawa ng ating Panginoong Kristo ang lahat para mapatawad ang ating mga kasalanan. Pinagbayaran niya ang ating mga kasalanan sa pagkapako niya sa krus. My sin na rin part, but the whole is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, praise the Lord, oh my soul. Basahin natin yung Colossians chapter 2 verse 15. Ganito po ating mabasa. And having disarmed the powers and authorities, he made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. So, madalas, ang katunayan, ang kaisipan ni Satanas nung mapako siya ang ating Panginoong Kristo sa krus ay ito ay kanyang katalunan. Pero dito sinasabi ni Apostol Pablo, ito yung pagtatagumpay ng ating Panginoong Kristo. Nung siya'y napako sa krus, siya ay nagtagumpay. Ang sabi sa Tagalog ay ganito, inalisan niya ng sandata ang mga pinuno at ang mga kapangyarihan at sila'y giwa niyang hayag sa madla na nagtatagumpay sa kanila sa pamamagitan ng krus. Kung tatandaan niyo yung Psalm 2, no, conspire ang lahat ng mga pinuno ng ano ng mundo para lagutin ang tali ng kanyang pinahiran at yung ang ating Panginoong Kristo. Pinagplanuhan niya ang kanyang kamatayan pero hindi sila nagtagumpay sapagkat doon sa kanilang pagpaplano ng kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo, ang Diyos sa langit ay tumawa, no, nanuya sa kanila sapagkat yung ginawa nila, hindi ito katalunan ng anak ng Diyos, kundi ito ay pagtatagumpay sapagkat ito ay nakaplano na ayon sa plano ng Diyos. Okay, so verse 16, ganito ating basa. So let no one judge you in food or in drink or regarding a festival or a new moon or Sabbath. So makikita natin, ito rin yung mga tao na naghuhusga sa kanila. At itong mga tao ito, may hint tayo, no? May hinuha tayo na ito yung mga Hellenist Jews, no? Yung mga Hudyo na pinagpipilitan yung kanilang mga ritual na ipagawa sa mga taga-Colossae. Now, sa Tagalog, ganito ating basa. Kaya ang sino man ay huwag humatol sa inyo. Huwag niyong papayagan na hatulan kayo. Ang ating butihing apostol, sinabi niya rin yan eh. Buti na lang ang hukom ko ay walang iba kundi ang Diyos. No? So, kaya sabi, kaya't ang sino man ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain at inumin, tungkol sa kapistahan o bagong buwan o mga araw ng Saba. Ito pong mga binanggit dito ay yung mga rituals na ginagawa ng mga Hudyo na itong mga Hudyo ay ano, inipilit na ipagawa sa mga hintil. At yan nga yung sa illustration ay nakalagay dyan,
let no one judge you regarding food and drink. Yung food and drink, yung pang-araw-araw, ito yung mga daily rituals nila. No? Let no one judge you regarding the festival. Ito po yung yearly rituals nila or yearly ceremonies. No? Sabi niya, let no one judge you regarding new moon. Ito po yung monthly rituals nila. At ang sabi, let no one judge you regarding Sabbath. Ito po yung mga weekly ritual. So, yung mga rituals nila ng pang-araw-araw, yung rituals nila ng pang-buwan-buwan, yung rituals nila linggo-linggo, yung rituals nila ng buwan-buwan, yung rituals nila taon-taon. So, sinasabi na huwag kayong pumayag na hatulan kayo tungkol sa bagay nito. Bakit? Ano ba yung mga bagay na yan? Sabi dun sa Colossians chapter 2 verse 17, sabi, these are shadow of the things that were to come, and the reality, however, is found in Christ. Sa Tagalog sabi, na ang mga ito ay isang anino ng mga bagay na darating, ngunit ang katawan ay kay Kristo. Gawa natin ang illustration. Ang sabi dyan, shadow of the things that were to come. Na ano yun? Yung regarding doon sa food and drinks, yung regarding to the festival, yung regarding to the new moon, yung regarding doon sa ano, sa Sabbath, ito ay mga anino lamang ng mga bagay na darating, at ang realidad nito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Kung naandyan na ang ating Panginoong Jesucristo na siya yung reality, hindi na natin kailangan yung ano, yung shadow. Hindi na natin kailangan gawin yung mga rituals na ito sapagkat ginawa na ito ng ating Panginoong Jesucristo nang siya ay ano, mapaku sa krus. So, hindi na natin gagawin yan. Yun ang sinasabi ni Apostle Pablo. Huwag kayong pumayag na hatulan kayo tungkol sa bagay na yan. Sapagkat yan ay ano, mga anino lamang ng mga bagay na darating, ngunit ang realidad ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. So, kung naka Kristo tayo, tayo ay kumpleto na. We are complete if we are in Christ. Okay, so sa verse 18, ganito po ating basa, do not let anyone who delights in false humility and the worship of angels disqualify you. Such a person also goes into great detail about what they have seen. They are popped up with idle notions by the unspiritual mind. Sabi niya po sa Pablo, huwag ninyong hayaan na agawan kayo ng gantimpala sa pamamagitan ng kusang pagpapakababa at pagsamba sa mga anghel na pinangahawakan ang mga bagay na kanyang nakita na nangyayabang ng walang dahilan sa pamamagitan ng kanyang ano, makalamang pag-iisip. Okay, may mga ganyang tao no? Sa kapanahonan nila merong ito yung may anyo ng karunungan pero wala naman ito talaga sapagkat ito yung mga imbento lamang no? Yun ang problema, merong mga pinapractice sa loob ng church na hindi naman mabasa o unbiblical naman no? Yun yung sinasabi ni Apostle Pablo rito na pati yung pagsamba sa anghel wala naman katuruan sa banal na kasulatan tungkol sa pagsamba sa anghel. So ito yung mga kaisipan lamang ayon sa laman, no? Ginagamit ito ng mga tao para makita na kung gaano yung pananampalataya ng mga tao ito sa kanila at hindi sa ating Panginoon Jesucristo. Merong mga alituntuning pinasusunod, yung mga maliit, kahit yung mga maliit na mga bagay lamang, no? Para mapasunod sila at makita kung paano sila nagiging blind follower. Okay, so sa 19, ganito ating mabasa, they have lost connection with the head. Ayan ang problema. Ito mga gumagawa na ito, nawawalan sila ng connection doon sa puno o sa ulo. Alam naman natin, ang ulo ng iglesia ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Ang sabi, they have lost connection with the head,
from whom the whole body is supported and held together by its ligaments and sinews, grows as God causes it to to grow. Tagalog sabi, at hindi kumapit sa ulo yung mga tinutukoy niya, yung mga yun, no? Sumasamba sa mga sa mga anghel, no, at gumagawa pa ng ibang mga pagpapakababa na hindi naman ito talaga nire-require ng Panginoong Jesucristo, no. Sabi niya, hindi kumapit sa ulo, no, ibig sabihin hindi sumunod sa ulo. Nasa kanya'y ang buong katawan na tinutustusan at pinasasanib sa pamamagitan ng mga kasukasuan, mga litid, ay lumalago ng paglagong mula sa Diyos. Pag ikaw ay hiwalay na sa katawan, natural na wala ka na magagawa. Mismong ang ating Panginoon sa Kristo, hiwalay na sa ulo, sorry. Kapag ikaw ay hiwalay na sa ulo, wala ka na magagawa. At yan mismo ang sinabi ng ating Panginoon Kristo na siya, yung kanyang personal ministry na matatagpuan natin sa John chapter 15 verse 5. Ganito ating mabasa, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. At ito yung pinangangambahan ni Apostol Pablo. Kaya nga sinulatan niya ang mga taga-Colossae na huwag na silang maligaw. Panghawakan na nila ang kanilang pananampalataya sa ulo ng iglesia, sa mga tuwid bagay ng ating Panginoong Jesucristo. Sa Colossians chapter 2 verse 20, ganito po ating basa, since you died with Christ to the elemental spiritual forces of this world, why, as though you still belong to the world, you do submit to its rules. So, sabi ni Apostol Pablo sa Tagalog, kung kayo'y namatay na kasama ni Kristo mula sa mga simulaing ng sanlibutan, bakit kayo'y nabubuhay pa na parang nasa sanlibutan pa rin? Bakit kayo'y napasasako sa mga alituntunin? No? Sabi ni kung tayo ay wala na sa libutan, dapat wala na tayo sa libutan. Hindi na tayo nabubuhay sa physical, kundi nabubuhay na tayo spiritual. Tatandaan yung ating lesson na ang tao po ay nilikha na merong soul, spirit, and body. At itong tatlong sangkap na ito nahati lamang sa dalawa, na meron tayong inner man and outer man. At dito po sa ating outer man, ito po yung laging umi-influence sa atin. At sinabi nga doon sa Romans na hindi ito sumusunod sa kautusan ng Diyos. No? Kundi ang sinusunod ito yung mga layaw ng ng sanlibutan. No? At kung ikaw ay makalaman, lagi kang laban sa Diyos. Pero dapat mong maintindihan na meron kang buhay espiritu na dapat ito rin ang iyong ipamuhay. Ito ay pinakakain ng mga salita ng Diyos. Kaya nga, sabi rito, kung kayo inalis na sa mga pasimulang araw ng sanlibutan, bakit pa? Ito pa rin yung iyong pinamumuhay. Impluensyado pa rin kayo ng mga ito. Kaya nga, yung sabi, do not handle, do not taste, do not touch. This rule, sabi niya, which have to do with things that are all distinct to perish with use, are based on merely human commands and teaching. Sabi niya po sa Pablo, ito yung mga tuntunin, no? Huwag ihipo, huwag titikim, huwag hawak, no? Ang lahat ng mga tuntuning ito ay masisira sa paggamit, palibasa yung mga utos at mga aral lamang ng mga tao. Sinabi na ng ating Panginoong Kristo yan, walang kabuluhan yan. No? Nawawalan tuloy ng kabuluhan ng inyong pagsamba kung ang panghahawakan nyo ay mga turo at aral lamang ng mga tao. At yan yung mababasa natin sa Marcos chapter 7 verse 7, ang Biblia na po ang ating babasahin.
dapat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral, mga utos ng mga tao. Ha? So kung diyan tayo mananatili sa mga utos at aral ng mga tao, eh magsamba man tayo ng magsamba, ang ating pananambahan ay walang kabuluhan. Okay, sa verse 23, ganito ating mabasa, such regulation indeed have an appearance of wisdom with their self-imposed worship, their false humility, and their harsh treatment of the body, but they lack any value in restraining sensual indulgence. Sabi sa Tagalog, ang mga bagay na ito ay mayroong anyo ng karunungan sa pagsambang ayon sa sariling kagustuhan, sa pagpapakababa at sa pagpapahirap sa katawan, ngunit wala silang kabuluhan laban sa kalayawan ng ano, ng laman. So, sila na yung gumagawa ng sarili ng tutunin sa pagsamba. Na gumagawa sila ng ano, ng sarili ng pangangatuwiran. Eh, nabasa na rin natin yan sa Romans chapter 10, no, na nalulungkot si Apostol Pablo sa kanyang mga ano, sa kanyang mga relatives, sapagkat ano, eh, naalis na nga sila sa katuwiran ng Diyos, nagtayo pa ng sariling kanila. At ganito rin yung mga taong ito na ginakabahan ng ating apostol na si Pablo, na baka ma-impluensyahan ang mga taga-Colossae. Sabi, ang mga bagay nito ay may anyo ng ano, ng karunungan. Ayun, yung malakas makahatak yun eh. Na sila ay may anyo ng karunungan sa pagsambang ayon sa sariling kagustuhan, sa pagpapakababa at sa pagpapahirap sa katawan, ngunit wala silang kabuluhan laban sa kalayawan ng laman. So, inihikayat ni Apostol Pablo ang mga taga-Colossae, huwag kayong bibitiw sa pananampalataya kay Jesus. At huwag kayong aayaw, at huwag kayong hihiwalay, sapagkat kapag kayo'y nahiwalay, wala na kayong magagawa. So ito po yung chapter 2 ng sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Colossae, at sa pagpapatuloy po ng ating pong pag-aaral nito, sa susunod po na video na inyong mapapanood, ay pupunta na po tayo sa chapter 3. At kung paano niyo po ako sinubaybayan sa videong ito, sana po ay patuloy niyo akong subaybayan sa mga susunod pang video na akin po gagawin. Muli ako po si Nehemia Sayuhay. Labis po akong nagpapasalamat sa inyo. To God be the glory. Kung nagustuhan po ninyo ang videong ito, sana po ay mag-subscribe kayo. I-ring niyo na rin po yung bell para sa ganun sa mga susunod pang video na akin pong i-upload ay man-notify kayo. Sana po ay i-like niyo na rin po ang video ito sa para sa ganun ay marami pong ma-encourage na manood ng video ito at ang kilikin ng aking channel. At kung gusto niyo pong makabahagi sa pangangaral ng Ebanghelyo na tulad ng pinag-utos ng ating Panginoong Kristo, ibahagi po ninyo ito sa inyong mga kaibigan. At kung meron po kayong comment, sana po ay mag-comment kayo. At sana po, huwag niyo pong kalilimutan ang mga video ito na sa inyong harapan. At kung gusto po ninyong mag-subscribe, pindutin niyo rin po itong bilog sa aking pong likuran. Muli, ako po si Nehemia Sayuhay. Labis po ako nagpapasalamat sa inyo.